Minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakibati natin ang isa't isa ng Happy Fiesta. Salamat po. Una sa lahat, nais ko magpasalamat kay Father Ponpon Vasquez sa pag-anyaya niya sa akin para makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng kapistahan ng Parish and Shrine of Our Lady of Grace, kasama ang mga kapatid na Oblates of Mary Immaculate at gayon din ang ilan sa kaparian ng Diocese of Caloocan. Alam niyo po, kagagaling lang namin sa Roma, sa International Synod or Synodal Consultation para sa mga parish priests. Salamat po sa inyong mga panalangin at ako'y matiwasay at ligtas na nakabalik kahapon. Yung last day po ng aming consultation ay ang pinakahihintay ng mga parish priests from all over the world. At yun ang audience with Pope Francis. Habang nakapila ho kami para batiin ang Santo Papa na isa't isa, aba isa-isa rin kaming sinasabihan ng audience assistant sa Vatican na huwag kaming luluhod sa Santo Papa. Kasi hindi niya ito ikinatutuwa. Kaninang madaling araw, habang pinagninilayan ko ang mga readings natin sa umagang ito, ito yung bumalik sa isip ko. Lalo na nung mabasa ko yung reaksyon ni St. Peter nang lumuhod si Cornelio sa harapan niya. Yun ang first reading natin. Sana nakinig kayong mabuti. Nag-react siya. Ganito daw ang sinabi ni San Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao rin na katulad ninyo." Bakit ganoon ang reaksyon ni St. Peter? Dahil Hudyo siya. At sa tradisyon ng mga Hudyo, walang ibang sasambahin ng tao, kundi ang Diyos lamang. Totoo ba yon? Oo naman. Hindi lang yon sa mga Hudyo totoo. Sa atin ding mga Kristiyano, na ang pinagmulan na yung pananampalataya ang Hudyo rin. Wala naman talaga tayong dapat sambahin, kundi ang Diyos. Kaya siguro ganoon din ang sinasabi ng isang kantang Tagalog na komposisyon ni na George Canseco at Ray Valera at pinasikat ni Sharon Cuneta. Nasigurado akong alam na alam ng marami sa inyo na medyo kaedad ko na ang pamagat ay sinasamba kita. Alam niyo ba yon? Huwag niyo nang kantahin. Pero tignan natin yung sinasabi ng lyrics ng kantang ito. Sinasamba kita higit sa yung akalang iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo'y higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay. Ang buhay may ibibigay ko pa. Ano kasunod? Sinasamba kita. Tapos ang second verse niya, mas matindi. Sinasamba kita. Kung kasalanan man sa Diyos ang sambahin kita, marahil ay mauunawaan niya ang tulad ko na labis na nagmahal sa iyo. Masisisi niya ba ako, sinta?
sinasamba kita. Balik tayo sa Santo Papa. Sa kabila ho ng mga instructions na binigay at pinakabilin-bilin ng audience assistant ng Vatican, ang dami pa rin mga pasaway na hindi sumunod. Noong nakatayo na o noong nakakatayo pa ang Santo Papa, at alam niyong nitong mga huling araw, hirap siyang tumayo dahil may diferensya na siya sa tuhod. Pero noong matatag pa ang mga tuhod niya at nakatayo siya kapag audience, at kapag lumuhod yung bumabati sa kanya, hinahatak niya patayo. Ngayon, dahil naka-wheelchair na siya, hindi na niya magawa yon. Pag niluhuran siya, wala na siyang magawa. Kaya hinahayaan na lang niya at kitang-kita mo sa mukha niya na nahihiya siyang parabang nanliliit, na parabang gusto niyang sabihin ang sinabi ni San Pedro. Tandaan ninyo, siya ay successor ni St. Peter. Huwag kayong luluhod, tao din ako na katulad ninyo. Eh ba talaga namang may katigasan ng ulo nating mga tao, di ba? Bakit kaya? Siguro dahil talagang ibig lang nating ipahayag ang pagsamba natin sa Diyos na hindi naman natin nakikita. Sa ating second reading, doon maiintindihan natin kung bakit minsan napapaluhod talaga tayo. Bakit napapaluhod tayo minsan sa mga taong minamahal natin? Noong nakaraang Holy Thursday, hindi lang ako lumuhod sa harapan ng mga hinugasan ko ng paa. At hindi ko lang hinugasan ng kanilang mga paa, hinalikan ko pa. Ewan ko lang kung kaya nyo rin gawin yun. Yun ang malaking hamon sa amin, ang magpakumbaba. Minsan nga, isang Holy Week, dun sa parokyang pinanggalingan ko, pinili nila isang balut vendor na hindi talaga naghugas ng paa. At nang ibabad ko yung paa niya sa planggana, nangitim talaga yung tubig. Pero damang-dama ko sa puso ko ang pag-ibig ng halikan kong paa niya. Pag-ibig ni Kristo. Sabi ni San Juan sa ating gospel reading, minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Kanya. Ayun, ang kumikilala sa Diyos ay sumasamba sa Kanya. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Saan ba natin natatagpuan ang Diyos na ibig nating lahat na sambahin? Hindi ba sa karanasan ng tunay, wagas at lubos na pag-ibig? Sabi nung kanta ni Lea Salonga, to love another person is to see the face of God. Nasa Les Miserables yan. Ang mahalin mo ang kapwa mo ay ang masulyapan mo ang mukha ng Diyos sa Kanya. Hindi siya, kundi ang Diyos ang sinasamba natin na nasa sa ating lahat. Sa karanasan ng tunay, wagas at lubos na pag-ibig ng tao. Sinasabi rin ito ni St. Paul, mayroon daw tatlong kaloob ang Holy Spirit, faith, hope, and love. Pero ang pinakadakila sa tatlo, hindi man faith, hindi man hope, kundi love. Kasi ito lang ang pwedeng magpabago, magpaganda, at magpabanal
sa ating pagkatao. Ito rin ang pinakamalinaw na tanda ng pagsasaatin ng Diyos. Ang pagiging makadiyos ng tao ay hindi naman nakikita sa dami ng beses ng pagdadasal o pagsisimba o pagiging relihiyoso ng tao. Ang mga tunay na walang Diyos dito sa mundo ay hindi naman yung walang relihiyon, kundi yung walang pag-ibig. Hindi mo makikita ang Diyos sa mga taong walang pakundangan sa dangal ng kanilang kapwa at tao. Ang pinakamatinding paglapastangan sa Diyos ay hindi naman yung basagin ang mga larawan, yung mga imahen. Sa totoo, bato lang ang mga yan at mga kahoy lang ang mga yan. Gusto mong lapastanganin ng Diyos? Mababang uri pa yan kapag binasag mo yung mga larawan na yan. Of course, insulto yan. Huwag gagawin. Pero ang pinakamatinding paglapastangan sa Diyos ay ang paglapastangan sa dangal ng tao. Kapag nawalan ng pag-ibig ang tao, ang hindi marunong magmahal sa kapwa, ang hindi marunong magmalasakit, magparaya, at maglaan ng buhay, yan ang nawawalan ng Diyos sa buhay. Ito rin ang sinasabi ni Jesus ayon kay San Juan sa ating gospel reading. Ang tunay daw na tumutupad sa utos ng Ama ay ang nananatili sa pag-ibig ng anak. Karugtong ito nung binasa natin nung nakaraang linggo, natatandaan ninyo, ang gospel reading natin last Sunday ay yung sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo na aking mga alagad ang mga sanga. At matutuyo daw, hindi raw maaaring magbunga ang alinmang sanga kapag nahiwalay ito mula sa kanyang puno. Bakit? Kasi hindi dadaloy ang grasya na sa puno lamang pwedeng magmula. Mga kapatid, kaparokya, mga deboto ng Our Lady of Grace, ito ang pinagdiriwang natin ngayon. Sa ating parokya at diocesan shrine, ang pista ng mahal na ina sa title na Our Lady of Grace, mahal na ina ng biyaya. Saan ba galing ang title na ito? E di dun sa sinabi ng Angel Gabriel kay Mama Mary noong balitaan siya na lulukuban daw siya ng Holy Spirit. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Kaya Our Lady of Grace ang tawag natin sa kanya. Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Tayo rin, mga kapatid, ay napupuno ng grasya kapag ang Panginoon ay suma sa atin. Sabi ni St. Augustine, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Wikang Latin ang ibig sabihin, kung saan naroroon ang pag-ibig, doon naroroon din ang Diyos. Tayo rin pwedeng mapuno ng grasya. Kapag sumasa atin ang Diyos, ang grasyang tinanggap at dinala ni Mama Mary sa kanyang sinapupunan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na sugo ng Ama upang maging tagapaghatid ng grasya ng Espiritu Santo sa buhay ng lahat ng kanyang mga alagad at mga kaibigan. Kayo'y naririto dahil kayo'y tinawag na maging mga alagad at kaibigan na nag-iisang anak ng Diyos na nagnanais na tayong lahat ay maging magkakapatid bilang mga anak ng Diyos. Ito rin ang pinaghahandaan natin sa magkasunod na dalawang susunod na linggo na magiging conclusion ng pagkabuhay, ang Ascension Sunday, pag-akyat ni Kristo sa langit, at Pentecost Sunday, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad
upang tayo'y maisilang na muli bilang mga anak ng Diyos na pinagmumulan ng lahat ng grasya upang lahat tayo'y maging mga daluyan din ng biyaya ng Diyos para sa buong mundo. Alam niyo po, minsan merong lumapit sa akin, ay isang matandang ali, may luha pa nga sa mga mata niya. Ang sabi niya sa akin, Bishop, nakita ko po si Jesus sa inyo habang nangangaral kayo. At noong itaas ninyo yung ostya, saka ba naman siya lumuhod sa akin? Siyempre, tulad ni Pope Francis, pareho din ang reaksyon ko. Pinatayo ko siya. Sabi ko, Nay, sa kanya ka lang lumuhod at sumamba. Kung nakita niyo sa akin, salamat sa Diyos. Kasi, totoo naman, pag nagtumayo kami dito, wala naman kayong gustong marinig, kundi ang Diyos, diba? Hindi naman kayo interesado sa sasabihin naming salita. Interesado lang kayo na marinig ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng aming salitang tao. Kaya bakit hindi mo siya makikita sa kabila ng aming kababaan bilang mga tao? Kung totoo yun sa amin, totoo din yun sa inyo. Kaya mo siya makikita dahil gusto rin niyang magpakita sa iba sa pamamagitan ninyo. Si Cardinal Chito Tagle, nung bagong ordain siyang pare, aba, hindi daw makasingit yung isang matandang aling pangalan ni Aling Monang. Ay talagang nakipaggitgitan siya. Tapos kumuha ng panyulito at hinaplos si Cardinal sa likod. Nabigla siya medyo may kiliti. Nabigla ang Cardinal na pari pa noon. Lumingon siya, nakita niya si Kamonang. Ang sabi daw niya, si Kamonang naman, hinihipo ako. Sabi daw ni Kamonang, Oy, Father, hindi naman ikaw ang hinahaplos ko, kundi si Kristo sa iyo. Antindi daw nung dating noon. Noon lang niya naalala, oo nga naman, hindi naman ako si Kristo. Pero pwedeng kumilos si Kristo sa pamamagitan natin. Ganoon din naman ang reaksyon ni Mama Mary noong dakilain siya ni Elizabeth at tawagin pa siyang ina ng manunubos. Anong reaksyon ni Maria? Magnificat. At kung isasummarize ko sa simpleng Tagalog, ang sinabi niya kay Elizabeth, parang ganito, Ate Beth, kung naramdaman mo sa akin ang biyaya, ito'y dahil biniyayaan ako. Ako na isang abang alipin. Behold the handmaid of the Lord. Tama. Kaya tama yung sinasabi nung kanta tungkol sa pagsamba ng taong nagmamahal ng lubos, tunay at wagas. Masisisi mo ba ang tao kapag natuto siyang magmahal ng labis? Yun kasi ang sandali ng pagsasaatin ng Diyos na siya rin naranasan ni Maria, ang ating mahal na ina, ang pagsasakan niya ng pinagmumulan mismo ng lahat ng mga biyaya. Nangyari yon. Nangyari lamang yon nang buksan niya hindi lang ang puso at kaluluwa niya, kundi pati sinapupunan niya para maging tahanan ng Diyos. Ano po ang tawag dun sa nasa gitna? Nalalagyan ng Eucharistia? Tabernakulo. Tabernakulo ang tawag natin sa pinaglalagyan natin ng kabanal-banalang sakramento ng Eucharistia, ang Panginoong Jesucristo, sa anyo ng tinapay. Tabernakulo. Kaya lumuluhod tayo pag pumapasok tayo ng simbahan.
dahil nariyan ang anak ng Diyos. Gusto natin siyang sambahin. Pero, tandaan ninyo, mamaya, pipila kayo. Hindi lang ang salita niya ang natanggap ninyo. Pipila kayo para tanggapin si Kristo sa Eucharistia. At pag tinanggap niyo siya, ano kayo? Eh, di tabernakulong lumalakad. Madalas nating makalimutan yon. Hindi lang yung kahon na yon ang tabernakulo. Ang bawat taong tumatanggap kay Kristo'y nagiging sagrado. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay pinananahanan niya. Mananatili siya sa atin at mamumukadkad. Lalabas ang lahat ng maganda at marangal tungkol sa ating pagkatao. Pagkatanggap natin sa Kanya at kapag tayo'y naging tabernakulo, kailangan din nating matutuhan na sambahin hindi yung tabernakulo, kundi si Kristo na nasa sa tabernakulo ng buhay ng bawat Kristiyano. Kaya matutuhan nating mahalin ang bawat kapwa kung papaanong tayong lahat ay minahal ni Kristo. Amen.